Katapatan hanggang sa kamatayan, 13 ng Setyembre. Kaya't sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus." Gawa Kapitulo 21 Versikulo 13. Sa panahon ng huling paglilitis ni Pablo sa harapan ni Nero, labis na humanga ang emperador sa puwersa ng mga salita ng apostol, na anupat kanyang ipinagpaliban ang desisyon ng kaso, na hindi pinawawalang sala o kinukundena ang naparatangang lingkod ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang masamang hangarin ng emperador laban kay Pablo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, iginawad ni Nero ang hatol na nagpataw kay Pablo ng kamatayan ng isang martir. Dahil hindi maaring pahirapan ang isang mamamayang Romano, hinatulan siyang pugutan ng ulo. Dinala si Pablo ng palihim sa lugar kung saan siya papatayin. Lilan lamang ang pinahintulutang sumaksi, dahil nababahala ang mga umuusig sa kanya, na sa lawak ng kanyang impluensya, ay maaaring makahikayat sa Kristyanismo ang tanawin ng kanyang kamatayan. Higit sa isa ang tumanggap sa tagapagligtas na pinangaralan ni Pablo, at hindi nagtagal ay walang takot na tinatakan ang kanilang pananampalataya ng kanilang dugo. Dala ni Pablo ang kapaligiran ng langit. Naramdaman ng lahat ng nakasalamuha niya ang impluwensya ng kanyang pakikiisa kay Kristo. Nagbigay ng nakakukumbinsing kapangyarihan sa kanyang pangangaral ang katotohanang inihalimbawa ng kanyang sariling buhay. Dito nakasalalay ang kapangyarihan ng katotohanan. Tumitingin ang apostol sa malawak na hinaharap, na hindi taglay ang kawalang katiyakan o pangamba, kundi ang masayang pag-asa at umaasang pananabik. Habang nakatayo siya sa lugar ng pagkamartir, hindi tabak ng tagapuksa ang kanyang nakikita o ang lupang di magtatagal ay tatanggap sa kanyang dugo. Tumingala siya sa mapayapang kalangitang kulay asul ng araw na iyon sa tag-init tungo sa trono ng walang hanggan. Si Pablo ay may saksi sa kanyang sarili na ang kanyang kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng kanyang manunubos.